Good morning again, brothers and sisters. Here we are again to read the Bible verse. As you know, thy word is a lamp unto our feet. So let us listen to the word of God every day of our life. This will give us strength, courage, wisdom from above, and most of all, this will teach us how to do the will of the Lord. So listen to the word of God and to this Bible verse taken from the book of 1 Timothy chapter 4. Let no one despise your youth, but be an example to the believers in word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. And in Tagalog, huwag mong hayaang hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, sikapin mong maging halimbawa ka sa mga mananampalataya sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya, at malinis na pamumuhay. Habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Hello po sa inyo lahat mga kapatid, magandang umaga muli. And today's Bible verse po is telling us about the youth. We have a saying, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Alam po ninyo, tunay po ito. Ngunit papaano ba kayo magiging pag-asa ng bayan? Kayong mga kabataan, ang kabataan ngayon ay masyado na pong napasalimut ang buhay sa mundong ito. Kaya po, tayo po, kayo pong mga kabataan ngayon, kung nais po na talaga ninyo na maging magandang halimbawa sa mundong ito, maging magandang halimbawa sa mga bagay na ito, kailangan po na panatiliin po ninyo ang bilin ni Pablo kay Timoteo. Sabi nga ni Pablo kay Timoteo, let no one despise your youth. Kung hindi magpakita kayo ng halimbawa in conduct, in love, in faith, and in purity, ipakita ninyo ito sa buhay ninyo. Nang sa ganon, kayo pong lahat ay maging tunay na halimbawa kanino man at hindi kayo hahamakin ng kahit sino kapag ipinakita ninyo ang ganitong klase ng pag-uugali. Pero paano magagawa ito? Mga kabataan, ang sinabi ni Pablo, iukol ninyo ang inyong mga sarili sa pagbabasa ng kasulatan. Tunay, pinaalala ni Pablo dito, thy word is a lamp unto your feet, and this is your guide. The word of God is your guide in this world. The word of God will give you wisdom on how to live, how to conduct yourself in a Christ-like. Kaya po, sa buhay ninyo, sa buhay nating lahat, kabataan man o hindi man kabataan, ipakita po natin ang ganito pong tunay na halimbawa sa mundong ito. Iukol natin ang ating mga sarili sa pakikinig. Hindi lang basta pakikinig. Unawain mabuti kung ano ang sinasabi ng kasulatan. Nang sa ganon, magiging halimbawa tayo at hindi kailanman tayo hahamakin ng kahit sino kung tayo pong lahat, if we conduct ourselves in love, in faith, in purity sa buhay natin, maging dalisay ang pamumuhay nating lahat, kayong mga kabataan, ipakita ang pagbabago sa inyong buhay. You are the light and the salt of this world. Magandang umaga po muli sa inyo. I-share po muli ninyo ang Bible verse na ito. God bless us all po.